I know now inside you are mine, and I know true love, or am I dreaming? How can I, each time I try to say goodbye, touch the skies, we can share tomorrow and forevermore. I'll be there to love like we always dream, starting out our lives together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. In rehearsing for this moment, oh my love. So don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand.
From this moment,
tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear. I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. Spirits voice and seek to do.
companion, I give myself to you. Oh,
in the Band of Marriage. And let us remember, ito, Rene, saka isa'y tandaan niyo ito, ang Diyos ang nagatag ng pag-aasawa. Ito'y sinahayag ng Panginoong Yesus at isinaayos ng mga alagad. Kaya naman, ngayon, we will be solemnizing this marriage honorably in the presence of God and of many witnesses and in the presence of us all. The Bible tells us that man shall leave his father and his mother and shall cleave to his wife, and they shall become one flesh. In this, God is admonishing the couple na magtaguyod ng pagmamahalan, magdalahan ng mga basanin, magdamayan sa panahon ng mga karamdaman at kalungkutan, magpalakasan sa isa't isa sa panahon ng panghihina, magsikap sa buhay upang makapaglaan sa panahon ng pangangailangan, laging manalangin at magkasamang mabuhay sa biyaya at paglingap ng Panginoon. It is God who is doing the union of the husband and the wife. Kaya marapat lamang na ating hingin ang kanyang pagbasbas sa kabuuan ng kasalang ito. Pero bago ko tayo pangunahan ni Pastor Ruel sa pananalangin, ay nais ko pong sagutin ng buong linaw ng kinauukulan ang katanungan ito. Sino ang nagbigay kay Marisa o kay Isay? Well, Rene, you may now take the hand of Isay from her parents, signifying the transfer of responsibility from parents to the husband. Eh, sa pagkuha mo, lumapit ka sa kanila, Rene. Sa pagkuha mo, magmanok ka muna ayon sa ating kultura, showing respect for them. Kami po'y nagagalak kapagkat kami ay nakadalo sa pagbubuklod ng kanilang mga puso, ng kanilang mga buhay at ng kanilang pamilya. Amin pong inihiling ang inyong pong patnubay at pagsama sa amin hanggang matapos po ang seremonyas na ito. Amin po, Panginoon Diyos, may kita at mababasa sa inyong banal na kasulatan ng Panginoong Jesus. Kanyang binigyan kahalagahan sa pamamagitan ng kanyang pagdalo at presensya sa isang kasalang naganap sa Galilea. Si Apostol Pablo rin ang paggalang, pagpipitagan, may takot sa Diyos sapagkat ito ay kanyang pinahalagahan sa kanyang nilayon sa kanyang nilalang. Panginoon Diyos, basbasan po, Panginoon Diyos, ang bawat bahagi ng kasalang ito.
Sa inyo po ang aming pasasalamat at pagpupuri. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat na ito'y aming dalangin. Manatili po tayong nakatayo, samantala binabasa ko ang bahagi ng banal na kasulatan. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, talatang 18 hanggang 25. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya simula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan ito. At pinangalaki, at habang siya'y nagtutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinagdilong ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, bukas, ito buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumitan sa kanyang asawa at sila'y naging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Siyang Diyo, besitas natin mga kukuna. Eto, upang maging matatag at successful po ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, kailang ikaw yun, Marisa, at ang Diyos. Sapagkat siya nagplano ging matagumpay ang pagsasama ng mag-asawa. Well, kung hindi po kasama ang Diyos, kung iba ang kasama, maaaring lalaki o babas ay kasama. Konsultahin ninyo siya, kausapin niyo siya, sapagkat nasa kanya pong puso ang plano nito. Ating pong bigyan ng konting pansin yung ating pong binasa kanina sa Genesis. Ito po ang unang Bible passage on marriage. Ito una pong binanggit ang kalalagayan pong ito sa unang aklat ng Biblia, ang aklat ng Genesis. Makita, magiging ganap lang kung meron siyang kasama. Dito ng Diyos, hindi mabuti mag-isa ang lalaki. Ngayon rin yun man maganda na mag-isa. Kung ikaw ay kakain, mamamalengke ka, uwi ka ng bahay, iluluto mo yon. Iyong gagayatin mag-isa, iluluto mo mag-isa, ikaw rin na magsasabi, masarap ang aking niluto. Maya-maya, uupo ka, kakain ka mag-isa. Makahirap ang buhay pag nag-iisa. Hindi po nilayo ng Diyos na tayo ay mag-isa. So yung pong pag-aasawa ay meron pong ipinakner mo sa buhay dito sa lupa. At yan ay ang babae sa katauan ni Marisa. Patutulugin ko ito. At habang siya'y natutulog, kumuha ang Diyos sa kanyang tagiliran, isang tadyang, at he made for the man, hindi bilang katulong, kundi bilang rena, kung saan kailangan niya itong mangalin at bigyan ng kamalagahan. Sila ay parehong malaga, walang mas mataas, walang mas mababa. Kinuha ang babae sa kanyang tadyang, hindi sa ulo upang siya'y pangunahan, hindi rin sa paa para siya ay utos-utusan at apak-apakan, kundi sa tagiliran kung saan malapit sa puso upang mahalin. Tandaan mo rin kinuha siya sa iyong tagiliran, malapit sa puso upang siya ay mahalin. Bagamat na siya ang mangunguna upang magtayo ng kanilang pamilya, hindi rin kinakailangan na tayo'y mahiya bilang lalaki na magluto, minsan maglinis, minsan magwalis, minsan magin. Kundi tayong dalawa, ating tungkulin. Yan ang dapat ninyong tandaan at isagawa. Dahil kailangan ninyo na magkatulungan.
Pang-apat at panghuli, at malapit na tayo matapos. Ang panghuli ay ang prinsipyo ng commitment. Ang sabi po sa Biblia, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, siya ay sasama sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Yan ay commitment. Pagtatalaga ng iyong sarili sa isa't isa. You are committed to each other. Hindi para sa isang linggo lang, isang buwan, isang taon, kundi pangharap is for life. You have crossed the point of no return. Wala nang urungan, wala nang palitan. As far as marriage is concerned, you could only move forward. Hindi pwedeng isauli at palitan. You are making a lifetime decision and ikaw, Rinay, ikinalaga mo ang iyong sarili kay Marisa. Ikaw, Marisa, ikinalaga mo ang iyong sarili kay Rinay at ito ay panghabang buhay. Napakaganda kapag ang commitment nyo sa isa't isa, kung ang inyong commitment sentro ang Diyos sa inyong pagsasama bilang mag-asawa at yan ang inyong naisin bilang mga Kristiyano na ang commitment ninyo sa isa't isa ay nakasalalay sa biblical principle of completeness, companionship, cooperation, and commitment to each other and and Marisa, and then to all of us. Gusto ko pong ating makunuhaan, may we find time to really reflect on that message so as to enjoy the success and merit of my background. So may we request both of you to kindly stand up as we hear the message of song, the medicine song by Cynthia and by Jonathan. May we request both of you to kindly stand up. Just to face each other. Thank you.
Do you take Marisa to be your wife? To love her and to comfort her, honor her and to provide for her, forsaking all others and cling only to her as long as you both shall live? I do. Marisa, do you take Rene to be your husband? To love him, honor him, submit to him, forsaking all others and cling only to him, as long as you both shall live? Yes, I do. Okay, you may now face each other, hold one other's hand, and you may now declare the vow that you made, the marriage vow, in the presence of God, in the presence of your witnesses. Tinatanggap kita upang aking maging asawa at aking ipinangako sa harap ng Diyos at nitong mga saksi na ako'y maging mapagmahal at tapat na asawa sa kasaganaan at sa panglainan, sa kagalatan at sa kalungkutan, sa karamdaman at kalusugan, samantalang tayong dalawa ay nakabubuhay. Iroan, tinatanggap kita bilang aking asawa. Habang ako'y nabubuhay mula sa araw na ito, sa aking kalusugan, sa aking kahinaan, ikaw ay aking nadamayan, kaya na magpakailanman. Atin pong palakpakan ng Panginoon sa kanilang baong na iyon. We'll be going into the ceremony of symbols. Gusto ko pong ating maunawaan ang mga simbolo po na wala namang paliwanag ay magsisilbing palamuti lamang ng isang palatuntunan. Ngunit kapag ang mga ito ay isinasagawa ng may kaunawaan, ito po ay nagiging makabuluhan. Meron pong mga seremonyas, kamukha ng seremonyas ng sising, aras, alak, biblia, belo at kordon. Ano ang mga kahulugan nito? So, atin po unahin ang ceremony of praying. Sinsing. Pwede mo bang alalayan ng abay yung pong pagkuha ng sinsing? Ano po ba ang larawan ng sinsing? Ang sinsing po ay larawan ng pagmamahalan. Isinusulot nila ang sinsing bilang larawan ng pagkakaloob ng kanilang sarili sa isa't isa ng buong katapatan at pag-ibig. Habang nakikita sa kanilang daliri ang sinsing, they are declaring, I belong to you and you belong to me. This ring is also a symbol of royalty. Ang prodigal son ko ay sinuutan ng sinsing ng magbalik loob sa ama. Pero sa Biblia po, ang sinsing ay may higit pang paglarawan. Ito po ay simbolo ng authority. Ang sinsing ng hari ay pantatak sa mga batas upang ipigil niyang kapangyarihan. At kung ang sinsing na ito ay ipagkaloob ng hari sa isang kinatawan, taglay nito ang buong kapangyarihan. Alam niyo po, ang mag-asawa ay pinagkalooban ng Diyos ng authority to build a godly family. This is what the Bible says. Sabi po ng Biblia, hindi pa kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan sa Espiritu? Ano ang layo niya upang magmayang ng Espiritu sa kanya? This ring is the sign of the covenant I have made with you today to cherish you, provide you for the for you and love you till the end of my life. As I place it upon your finger, you in your spirit, you acknowledge that you are no longer your own, but mine. Okay.
embarrass you, to admit myself to you, and to love you to feel the end of my life. Acknowledge that you are no longer your own, but mine. Aras, pwede bang bigyan itong aras? Eh, ang aras po ay simbolo o larawan ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng mag-asawa, tulad ng sweldo, anumang ani o bunga ng mga hanap buhay, mga pag-aari na ipagkakaloob ng Panginoon. Ito po ang sabi ng Biblia, mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na dikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sa ating pong kultura, ang sweldo po ipinagkakatiwala sa asawang babae. This is our culture. Ano po? Sa ibang kultura, kanya-kanya po ang mga paghahanap buhay. Pero nahiniwala po mga pag-aaring ibibigay ng Panginoon. Eh, dito po sa araw na ito, a few points, hindi pa ito sapat sa pambili ng kopi. That this represents the blessing that will be coming from the Lord. As I give you the sign of that provision, I entrust to you the blessing that the Lord will be giving us with gracious love and confidence, so we could together manage them easily for most greater benefit and for the God's glory. As I receive the sign of God's provision, and as you all have need in giving your advice, I will all the more endeavor to be your helpless servant. I ask the group under the wine. Ano po ang sagisag ng alak o wine? From the scripture po, ang alak ay sagisag ng kasaganaan. Ito rin ay sagisag ng matamis na pagmamahalan. Samantalang kanila pong isinasagawa ang wine ceremony, ay kanilang ipinahayag na ang malalim at matamis na pagmamahalan ay tanging sa kanila lamang nila hahanapin, pagyayamanin at dadamhin. It will only be from God of here. Ang Biblia po ay napakahalaga. Ito po ay nagpapangalan sa aming sinasabi. Ito ang salita ng Diyos. At ang tugon po ng marami ay salamat sa Diyos. Dinigiling mo yung araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nasulat doon. Sa gayon, iginhawak ka at magtatagumpan. Maging sa pag-aasawa ay dapat po natin maunawaan. Ito po, ang samahan niyo po ko sa panalangin na aking ating pong hilingin na ang dalawang ito na ipinakasal ngayon ay totoong lumalim sa salita ng Diyos. Tayo po natin tumungo tayo sa manalangin. We just thank you so much, O Lord. Alam ang pong kinikilala na ang Biblia ay lubos na napakahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. Narito Panginoon, si Rene at si Marisa, we commit them to you and to your word.
we are able to build them up. Hinihiling po namin, gawin niyo po na kanilang matutunang mahalin ang banal na kasulatan, maging bahagi ng kanilang buhay bilang panuntunan, hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa pamumuhay. Thank you so much. This is prayer in Jesus' name. Amen. And we request the veil and the cord to be placed on them as we hear the message, the song from Jimmy. Naglalarawan na ang malalim na relasyon ng mag-asawa ay exclusive o para sa kanilang dalawa lamang. Hindi, Father, serves to remind you of the cross and the altar on which the sacrifices of God's divine love was offered. In the same way, love Risa as Jesus loved His church by laying down His life. Ang kordon po ay larawan ng pagkatali o pag-iisa na ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi natin lubos na mauunawaan ito, ngunit ang Diyos ang nagsasagawa ng pag-iisa sa dalawang ikinakasal. The cord is a symbol of the power of unity. The scriptures tells us, the one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. The three strands in this cord of unity ay yung binagatingin ni Pastor Rogan. Ikaw yun, Rene, and you, Marisa, and the Lord Jesus Christ. These pictures are symbolic of the realities that God is doing now in your life.
may we request the parents to kindly stand up. Una po sa George Children. Inyo pong inihanda si Rene at si Marisa. At hindi po kayo nawala ng anak. Madadagan po inyong anak. Ano ho? Pero silang dalawa, kahit po sila'y nasa tamang edad na, they will still need your prayers and advices. At yung assurance that you'll be listened to, ano po yung patuloy na aasa na habang inyo pong tinatamasa ang kaganapan na sa Imakita, you will all also extend to them your blessing. Tingnan ko ba? Salamat po sa inyo. You will love this season. Sa mga sponsors po, kindly, may we request the sponsors to kindly stand up. Sabi ko mga sabi, this is the reading of the night. At dahil mula pa sa malayo, mayroon pang tagabawan ng pala. Well, aking mga sabi, salamat sa bawat sa inyo. Dahil kayo po ay pumunta rito para po sa dalawang ito na ikinakasal. Sabi na bilang po ng kanilang katilala, eh kayo po ang kanilang pili. Isang simpleng dahilan, naniniwala po po na kayo po ay malapit sa kanilang puso. At somehow, sila pinagtitiwala na kung mayroong magpapayo, manalangin, tutulong at sa totoong katalila sa kanila, walang ibang tao kundi kayo po yun. So mga ninong at ninang, this couple will be looking for mothers in their life. Sa kanila pong marriage plan. At sila po yung titingin sa inyo. At sila po ay lalabit sa inyo. Marahil po sa adjustment na kanilang buhay, they encounter it. Pero ang inaasahan ko sa mga ninong at ninang is to always pray for them.